Napakaganda ho itong ebanghelyo. Sa isang ebanghelyo lang, andito po yung description ng spiritual life ng tao, kung paano ho makaroon ng malalim na tunay na ganap na spiritual life. Ang unang tanong ng lalaking ito kay Jesus is, paano makapunta sa langit? At ang sagot ni Jesus is, sundan mo yung mga utos ng Diyos. That's a very good, ayokong pagnilayan ngayon, pero dapat mahabang pagninilay po ito eh. Noong Abril, nagbigay ako ng recollection sa Quiapo Church at ito po yung topic, yung 10 utos ng Diyos. Ang sinabi ni Jesus is very powerful, ha? Pag hindi mo sinusundan ang utos ng Diyos, impyerno ang bagsak mo. Hindi lang after death, habang buhay pa. Habang buhay pa. So, halimbawa, nangangalo niya ka, habang buhay ka pa, miserable, impyerno ang buhay mo. Dahil kasinungalingan, tatakpan mo, kasinungalingan, baka takot, malaman ng asawa mo, hindi ka mapakali, magiging impyerno ang buhay mo kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nangangalunya, kung ikaw ay magnanakaw, kung ikaw ay pumapatay ng tao. Imagine nyo, hindi ko kayang abutin ng aking imagination yung mga tirador, yung mga tao na mga hire killers. Paano sila mabuhay na yung pinakain sa mga anak mo ay galing sa buhay ng ibang tao? Impyerno na yan eh. Hindi ho kailangan mamatay para mapunta sa impyerno. Pag hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, impyerno na ang buhay na ito. Kaya if any of us ay nararamdaman na impyerno ang buhay ko ngayon, doon po hanapin, anong utos ng Diyos ang hindi ko sinusundan? Kasi pag hindi ako sumunod sa utos ng Diyos, naramdaman ko impyerno ang buhay ko ngayon. Pero posible ho na maraming sa ating sumusunod naman sa utos ng Diyos. Yun po yun na lagi ko narinig sa kumpisal. Father, ano bang kasalanan ko? Hindi ako nagsisinungaling, hindi ako pumapatay ng tao, hindi naman ako magnanakaw. So posible na tumutupad sa utos ng Diyos. Ito yung kaso ng lalaking ito. Sabi niya, mula nung bata ko, sinusundan ko mga utos, bakit may kulang pa? Baka naramdaman niyo yan minsan. Na mabait ka, sumusunod ka sa utos ng Diyos, pero parang feeling mo empty ka. Feeling mo may kulang pa sa buhay. Parang may hinahanap pa ako na hindi pa ako kontento. Kahit nagsisimba ko, kahit hindi ako masamang tao, kahit gumagawa ko ng utos ng Diyos, parang hindi ako may kulang pa. Yun po yung tanong ng lalaki kay Jesus. Lord, ano pa ang pwede kong gawin? Kasi yung 10 utos, check. Mula nung bata ko, ginagawa. Pero hindi pa ako, parang may kulang pa. Sabi ni Jesus, ito. Mayaman ka masyado. Benta mo lahat ng kayamanan mo sakalang balik. Sumunod ka sa akin. Patay. Kumbaga, Lord, humingi ka ng kahit ano sa akin, huwag po yung kayamanan ko. Iyon po yung kanyang tanikala. Alam niyo yung tanikala, no? Yung kadena. Minsan ho, hindi kailangan kadena. Kahit maliit na tali, sapat yung para mawala ang kalayaan mo. Saan ka mayaman? May mayaman ba sa pera sa inyo? Pagitaas ng kamay para lapitan ko mamaya. Ano? Ha? Sige, maglakas ng loob. Sino mayaman sa inyo? Taas ng kamay. Wala naman. Pero baka ho, mayroon sa inyo, hindi ko huwag magtaas ng kamay. Pero baka may mayaman sa sama ng loob. Sumusunod sa utos ng Diyos, nagsisimba linggo-linggo. Father, bakit hindi ako, parang may kulang sa buhay ko? Mayaman ka ba sa sama ng loob? May tao, mayaman sa kaaway. May tao talagang mayaman sa kaaway. Pagtanungin mo, kumusta ang pamilya mo? Ay nako, kaaway ko yung pinsan ko, kaaway ko yung kapatid ko, kaaway ko yung panganay ko, kaaway ko yung kapitbahay ko, kaaway ko yung ka-ministry ko, kaaway ko yung nagtitinda ng puto sa dang, kaaway ko ang lahat ng san nila lang, basta humarap sa akin kaaway ko.
At tinatanong pa, bakit ganyan sila? Malamang ikaw may topag, hindi sila, di ba? Pagkaway mo buong mundo, sino may problema? Di ikaw. Obviously, but minsan yung tao, obvious sa'yo, obvious sa akin yun. Pero yung tao na may ganyan sitwasyon, hindi obvious sa kanya. Kadena po yun eh. Doon siya nakatali. Hindi po siya lilipat ng mataas dahil nakatali doon. In 2000, I think it was 2006, 2007, pumunta ko sa Davao. Isa sa mga tanawin sa Davao is yung Philippine Eagle Center o masa, ewan ko anong tawag doon. Yung mga Philippine na agila na doon po pinoprotektahan, doon po inalagaan. Pag may agila na nabaril, halimbawa, doon po nagpapagamot. Yung nakakatuwang makita kasi yung agila ay napakalaking ibon, napakalakas na ibon, pinakamataas na lumilipat na ibon, pinakasharp na mata. Pag nakita niya isang hayop mula sa kataas-taasang babagsak at the footless speed at sa sobrang lakas at talagang parang kutsilyo ang kanyang mga kuko, kaya niyang hawakan ang hayop at kaya niyang buhating ang hayop. Ganyang katindi po yung agila. Pero makapagtaka ka, pumunta ka sa Davao, yung mga agila na yan na makapangyarihan, na mataas, na kayang buhatin ng hayop, ay nakatali lang sa pamagitan ng isang maliit na tali dito sa paa niya. Makakagulat ka. Kaya niyang buhatin ang buong hayop, di ba kayang putuling yung maliliit na tali na yan? Ang nangyari ho, hindi bubuelo. Pagpinutol mo, pero dahil hindi siya bubuelo, hindi siya makakalaya. Andyan na. Kahit napaka makapangyarihan siya, ay nakatali lang na parang manok. Marami ho sa ating ay parang manok, samantalang agila po tayo. Nilikha ng Diyos para sa kalayaan, sa kaligayahan. Pero mayamang ka sa sama ng loob, parang nakatali ka lang. Hindi ka nakaranas ng kapayapaan, hindi dahil hindi bigay ng Diyos, kundi dahil nakatali ka. Yung paa mo'y nakatali doon sa kunsang ka mayaman, mayaman sa sama ng loob, mayaman sa kaaway. Naintindihan niyo ba ako? Na may mga bagay na nakakatali sa ating. Minsan, hindi naman kasalanan. Kasalanan ba maging tampororot? Hindi naman. Personalidad yun eh. Ikaw, madaling magtampo, ako hindi. Kasalanan ba madaling magtampo? Hindi ho. Pero pwede siya maging tali. Pwede siya maging tanikala. At kung sobrang madali ka magtampo, hindi ka masaya sa ministry, hindi ka masaya sa family, hindi ka masaya sa pamilya, hindi ka masaya sa trabaho, dahil laging nagtatampo. Mayamang ka sa tampo. At dahil doon, hindi ka bubuelo. And laging feeling mo empty. Nakatali ka pa. Itong ebanghelyo ngayon ay isang malaking paanyaya sa ating. Kailangan kilalaning ano ang kadena mo. Anong tanikala mo? Saan ka nakatali? At humingi sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong putuling ito. Dahil pag naputol ho yan, malayang malaya ka na. So, kung impyerno ang buhay mo, alam mo kung saan ka titingin. 10 utos. Something is wrong. Pero kung ang buhay mo hindi namang impyerno, okay ang buhay mo, ganun pa man, may kulang pa, doon ka titingin sa tanikala. Pag impyerno, tumingin ka sa 10 utos, aling dito ang hindi ko sinusunod. Pero pag yung feeling ko ay empty, tumitingin ka naman dito, saan ako nakatali? Ano ang nakakanakaw ng aking kalayaan? Putulin mo yan, malaya ka na. You will feel super puno ang buhay mo ng kabuluhan. Only then, yung part 3. Then, sabi ni Jesus, balik ka
sumunod ka sa akin. Yun po yung panahon na sumusunod sa Panginoon kapag tayo ay malaya na. Sana ho, tulungan po tayo ng Panginoon, putuling anumang tanikala dahil gustong-gusto niya na tayo'y masaya. Binigyan niya lahat ng biyaya para ang buhay natin ay maging maayos. At kapag ang buhay natin ay may kulang pa, hindi kasalanan ni Lord, kasalanan natin. Kuha ka ng gunting, putuling ho yung tali na yan at malaya ka na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.